So, ayan guys, makulimlim, parang uulan. Ay, ba't kayo bumaba? Akyat. Kayo pag may naririnig, ayan guys, pag pinapaakyat ko sila dyan, aakyat, tapos bababa ulit. Akyat! Clover! Akyat! Akyat, sabi! O, di ba guys? Maakyat sila. Walang bababa, ha? Ikaw din, akyat! Akyat haba, bawal mamintana. Ay, huwag ng mga tuwiran. Akyat! O, diba? Maakyat sila. Pero hindi ko sila kinukulong. Pero kapag kayong malambot ang boses ko at patawa-tawa lang, hindi sila aakyat dyan. Niloloko lang nila ako. Tapos sasagot-sagot pensya ba? Oh, ayan, bumaba na sila. Yan kasi ay kulungan ni Axel. Bakante na. Ayan, makulimlim. Niloloko ko lang sila, guys. Pinapakita ko lang sa inyo na pag sinabi kong umakyat sila dyan, kasi pag halimbawa may darating na tao, makulit sila, kinukulong ko sila dyan. Kasi hindi kami magkarinigan sa mga kahol nila. So, ayan, makulimlim. Asan si Choco? Si Choco ay takot sa kulog at kulog lang ba yun? Kulog at kidnap. Kaya, ayan siya. Ayan, madilim. Ayan. Sinasanay ko siya na huwag matakot. Kaya hinahayaan ko lang siyang palakad-lakad. Pero, nagninervyos yan. Mamaya, pag malakas ang kulog, magtatatakbo na yan. So, ayan si Chopao. Hindi ko inilabas ng kulungan kasi nakabukas ang pinto ng kusina, yung mga butas na yun sa pader, aakyat siya doon. Kaya hindi ko siya inaalis dyan kahit natapos na ang kanyang quarantine. Ayan. Ayan sila guys. Ayan. Maliwanag diba? Ay, sinasagot-sagot muna naman ako dahil ako'y nakatawa ha. Patay na natin kasi... Ay, lumabas pag-iihi, ha? Kasi araw naman ngayon. So, ayan. Kwento lang. Kwentong barbero. Ayan. Baalang may dadaan ba? Kailangan kumahol? Haba! Huwag makikisabay. May dumaan na naman kasi. Ayan. May dumaan. So, dito lang ako sa kusina habang nagkukwento. Takot sila sa kulog, guys. Takot sa kulog at kidlat. Ayan. Dito sa amin, malakas ang mga kulog dito. Ayan. Malakas ang kulog dito. Ayan, uupo nga ako habang nagkukwento. Kahit na madilim. Ayan. Ulan na. Ayan, umulan na nga. Umulan na. Ayan yung mga butas na yan, guys, sa kusina. Mataas yan eh. Ayan o. Di ba na ipasilip ko na yan dati? Papasilip ko ulit. O, diba? Mataas. Yan, dyan siya lumulusot, o. Pero dati, lusot ang ulo niya dyan. Pero ngayon, di na. Pero ayoko naman siyang kulungin dyan kasi nga, parang uulan. Ayan. Uulan na nga. So, bukas tayo ng ilaw. Ayan, para maliwanag. Ayan si Choco, nag-uumpisa ng mag-nervyos yan. Tapos, yung anxiety dress niya, hindi ko makita. Kung saan ko na ilagay. Sa sobrang tago, hindi ko na makita kung nasaan. Diba, marami kaming pads dyan. Ayan. Pads dyan, pads dito. Metro kwadrado lang naman to, kaya kitang-kita mo kung anong meron. So, ayan. Wala kaming treats. Wala pa ang ate namin lumabas. Hindi ko alam kung bumili ng treats. Ah, hindi. Pumunta pala sa skin station. Ayun. Kaya wala kaming treats. Iniintay pa namin. Ano ba kayo? Mag-behave nga. So, ayan guys. Yun nga, parang uulan. Medyo madilim. Ayan si Pungging. Pungging! Bumati ka naman. Good afternoon po. Ayan. Katapos lang po namin maglaba at maglinis. Kaya kwentuhan muna tayo. Ayan si Choco, natakot sa kidlat. Si Itim na nagtatago lagi sa ilalim ng table. Si Itim natakot. Pag may bisita kami guys, naiihi yan sa takot. Pero yung tao takot sa kanya.
di nila alam na si Itim ay mas lalong takot sa kanila. Parang buwan na naman yung tawa ko. Psst, oy, alis dyan. Haba! Kita nyo guys, kapag nakikita niyan nakangiti ako, parang abuso siya kung saan siya pupunta. Akyat dito, akyat doon, kahol dito, kahol doon, sa may dadaan. So, ayan. Ay, nagtanong sa akin kung ano daw ang mas maganda. Yung itinatali ang aso o kinukulong. Para sa akin, parehong wala. Parehong dapat nakalaya lang sila. Parehong, ikaw kaya ang ikulong or itali. Diba ang lungkot? O, diba? So, para sa akin, mas maganda yung nakakagalaw sila ng malaya. Basta, nasa safety lang. Kunyari, nasa vicinity lang ng bahay nyo, katulad nitong amin, metro kwadrado lang to. Labas-masok sila dyan, dyan sa kusina, tapos dun sa sala. Yan. Paruot-parito lang sila. Pero, kung wala naman silang lalakad-lakaran sa inyo, kaysa naman palabasin nyo sa kalsada, mas delikado, mas siguro mas maiging ikulong na lang. Basta, yung kulungan ay maluwag naman. Katulad ng kulungan namin, kasi tatlong aso. Diba? Mas maganda. Kasi kung nakatali, guys, parang malungkot eh. Kasi nasa leeg nila, lagi silang naka... Ano, tapos yung iba pa, eto pa ha, yung iba nakatali na, nakakulong pa. Tapos, yung kulungan, ayan, natakot na si Choco sa kulog. Tapos yung kulungan, guys, parang hindi naman makatayo yung aso, hindi rin naman makaunat man lang kasi sasikip. Dapat kung magkukulong kayo ng aso, medyo maluwag-luwag naman, hindi yung saktuhan lang. Ayan si Choco guys, oh, nene-nervous na. Papakarga na yan maya-maya. Tapos, kung itatali nyo naman, doon naman sa medyo malinis, tas may tubig. Minsan kasi katabi na yung kainan, tapos puro... panis na yung nandun, di man lang nalilinis yung kainan, tas doon na rin natutulog ang aso. Di ba parang kaawa-awa naman? Nasaan naman yung habag natin yan, di ba? Tapos yung iba naman, pinakaakawalan para lang tumai sa labas. Kami guys, siguro naman, sishare ko sa inyo nga pala yung video ko kung saan nagpupuko ang mga aso, kung anong ginagawa ko sa puko, kung saan ko tinatapon. Ang sa akin lang, para hindi makaperwisyo sa ibang tao. Kasi siyempre alaga mo yan eh. Yung ibang tao nandidiri yan siyempre dahil dumi ng aso nyo, isishare nyo pa sa kanila. Yung pag-apak nila sa hagdanan, tipong maaapakan nila. Pangit naman yun. Kaya ako, di bali nang dito na lang sa amin tumae o, oh, dyan, sa mga pads. Dadakutin ko na lang ng tissue. At least, ako lang yun. Alaga ko yan. Kaya alam ko kung gaano kabaho ang kuko niyan, kung sino ang nagkuko. Kabisado ko na guys ang mga puko ng aso ko, yung mga amoy. Kung sino yung pinakamabaho, kung sino yung... Kunyari, may nagpupo. Alam ko kung sino yung nagpupo na yun dahil sa amoy. Nakabisado ko na. Ganon. Pero, may nagsabi rin sa akin, bakit daw hindi ako mag-breed? Total, yung aso ko may pure breed naman. Tapos itong mga aspin ko, ayan, wala namang bibili niyan, guys. O, tingnan mo nga. Eh, makikita mo nga yan sa kalsada, eh. Pinababayaan lang ng mga ibang tao. Tapos magbibreed pa ako. Hindi na, kawawa lang. Alam niyo ba na yan si Kungkuk? O, aampunin na yan ng ka-office mate ng anak ko. Pero hindi ko binigay. Bakit? Kasi baka pabayaan lang. Pangalawa, naawa talaga ako. Parang yung banding ba namin na naipabet ko na... Ako nag-aalaga, nagpapaligo. Tapos after mga 2 months, aampunin na. Ang sobrang lungkot, hindi ko kaya. Kaya ayokong mag-breed. Kahit si Choco, hindi ko paaanakin na. Ayaw ko na. Kasi magastos, guys. Sa pagkain pa lang magastos. Kita mo naman, pati pagpapavet. Kumpleto sa vaccine siya niyang mayan. Meron pa yan mga vaccine card. Kaya ayoko nang mag-breed. Hindi ko kayang mahiwalay ang tuta. Hindi katulad ng mga iba, nakikita niya naman siguro sa page, yung mga sikat na content creator katulad ni Maria, yung Huskyters,
tsaka si Joel Enriquez, eh sorry, nabanggit ko kayo guys, ha, sample lang. Si Joel iyak talaga ng iyak nung i-rehome niya yung anak, yung apo niya eh. I-rehome niya yung husky niya, iyak siya ng iyak. Ako guys, hindi ko kaya. Unang-una, iniisip ko, ayan ang mga aspin ko, oh. Sinong bibilin yan, diba? Kung meron man, bibilin, baka katayin lang, kawawa lang, diba? So, kaya wag na, kaysa masaktan pa ako at malungkot pa ako sa mangyayari sa mga aso ko. Wag na lang. Ako, ayan o, cute na yan. Ayoko, malulungkot din ako pag irerehome ko ang aking magiging apo kay Choco. Diba, Choking? Ah, Choking-king! Halika, nakarga ka ni mama ko. Tingnan mo, takot sa kulo. Saan ka na naman pupunta? Halika na dito. Sinasanay ko siya guys sa kulog. Kasi prone kami dito sa kulog. Kaso lang, pag may kulog, wala kaming magawa. O ayan, magkargahan kaming dalawa. Karga ko na siya. Kasi ang kaba-kaba niya, grabe. Grabe ang kaba niya guys. O. Wala na kaming magagawa. Magkakargahan na kaming dalawa. Ayan si Tim-tim. Yung mga yan, relax lang yan. Yung mga yan, oh, relax lang yan. Pati si Siopaw dun sa kulungan niya. Kahit natapos na ang kwa. Ayan guys, oh, ang lakas ng ulan. Lakas ng ulan, oh. Kaya naglalak-talak pala ng kusina namin. Patatapos ko lang kasi maglaba, guys. So, ayan nga. Hindi ko kayang mag-breed at ibenta. Kasi, hindi ko kakayanin. Iiyakan ko ng iiyakan yan. Katulad ni Punduk, iniyakan ko ng iniyakan yan para hindi maiparehome. Kasi sobrang lungkot guys, hindi ko alam kung bakit. O baka sadyang malambot lang ang aking puso. Siyempre makakamove on ka rin naman, pero siyempre matagal. Lagi mong iisipin kung baka napapabayaan na, ano na kaya ang kalagayan niya. So yun ang dahilan ko guys, bakit hindi ako nagbibreed. Yung mga aso ko ay, ang lalaki niyan ay kapon na. Wala na talaga akong balak magdagdag pa. Kasi bukod sa mahal, ayun nga, pag dumami, magastos, at hindi ko talaga kayang magparehome. Lalo na kung gagawin kong negosyo, yung benta-benta, mga anak ni Choco. Naku, lalong nakakalungkot yun guys. Hindi ko talaga kakayanin. Kaya, siguro pag nawala na silang lahat, kung sino ang mauna sa amin, siguro hanggang dyan na lang. Eh nga pala, may nadagdag pa sa amin si Choco. Kasi may nagtapo, napulot ko lang din. So ayan, kwentuhan lang guys, habang umuulan, ang lakas ng ulan sa labas. Ayan, nabasa na rin yata, naambunan yung aking sampay. Hayaan mo na, iinit din naman siguro. Ganun talaga ang panahon, parang ugali din yan eh. Pabugso-bugso. So bye-bye na guys, kwentuhan lang po.